Welcome to my channel. It's me, Ives ulit. For today, ang ating topic is mag-unboxing tayo ng shoes. So guys, so finally, nabili ko na ang aking first Doc Martin shoes. Charam! So ayun guys, so alam nyo ba guys na nabili ko to dahil sa kalamansi. Yes, kalamansi. So bakit kalamansi? So dito kasi guys, before nagbebenta ako ng kalamansi tree. So eto na yung katas ng kalamansi. So let's find out kung ano ang itsura niya. So first, ayan, meron tayong Doc Martens. So eto yung ang tagal ko nang gustong magkaroon ng shoes, na actually ng boots. So ito na, finally, let's do it. So ayan, so ito yung aking napili. So ayan, diba ang ganda? Oy grabe guys, ang ganda niya. So I'm so excited na. So ayan, isa-isahin natin. So lagay muna natin yung box dito sa table para tayo ay makapag-umpisa ng review. Actually, like, I just want to share it. So, hindi naman siya actually review. So ang aking pinili is yung 1460 Pascal. So, ang size ko kasi normally is, sa Pilipinas is size 7. So, dito kasi medyo malaki yung size. So, ang aking size depende sa brand. So, minsan kasi may size 6.5. So, ito is size 6. So, perfect siya sa akin. So, ang pinili ko kasi is itong yung ano niya, yung gantong style. Meron kasi na shiny. So, sabi kasi nung staff doon sa binilha sa shop na binilha namin is visible daw kapag nagkaroon ng scratch unlike dito. So, ito, kung mapapansin niyo 'yan. Ito matigas. So, kahit nabagsakan ka ng ano, ng bato, heavy, hindi masasaktan ng iyong paa. So, tapos yung ano, yung actually ito pala guys is made in China, pero siya ay leather. So, it's original Doc Martens. So, ayan yung stitch from the ganda. Stitch. Ganda ng pagkakatahe. I like yung, gusto ko yung yellow kasi yellow and black is perfect. So, para sa akin, naghahanap ako ng yellow na socks para perfect siya. So, parang hindi naman siya contrasting, para lang siya magkaroon siya ng kulay kapag sinuot mo siya konting yellow. Ayun, so try natin para ma-feel kung ito ba ay comfortable sa aking paa. So, salamat sa kalamansi dahil nagkaroon ako ng Doc Martens shoes. So, ayan, siguro mga ilang puno din yung nabenta ko bago ko nabili to. Talagang as in, sinipagan ko ng pagbenta. It's worth, yes guys, totoo na nagbebenta po ako ng kalamansi dito sa Australia. Yun po ang aking part-time job. Nagbebenta ng kalamansi, walang halong biro. Totoo talaga. So, ayan. So, try nating isuot. Kung ating sick, tingnan natin kung ito ay comfy ba, kung anong itsura. So, let's find out. So, ayan guys, ating i-try isuot. Kung siya ba ay comfy. So, ayan. So, wala akong mabiling yellow socks. Pero gusto ko kasi na yellow para perfect. Mukha naman siyang hindi siya mabigat. So, try kong isuot. Perfect ha. Fit ang aking paa, hindi siya masikip, sakto lang siya. So try natin. So actually dito sa side na to, try pakita natin. Dito sa side na to, medyo matigas pa siya kasi sabi nung
sabi nung sales lady, kailangan mga siguro mga 1 week mo siyang isusuot para medyo mag-loose siya. Kasi hindi ko alam kung anong tawag yung nasa loob, pero yun basta hindi ko alam kung anong tawag. Pero kasi parang matigas pa siya, pero after mo kasi siya na nasuot na mga ilang beses, magiging komportable na siya sa paa. So ayan na. So ayan. So then next is mas prepare ko to kaysa dun sa shiny, kasi pag yun kasi nakita ko pag na scratch siya parang halatang halata, unlike dito. Uy, kapag winter. So ayan na. Uy, ganda. Uy, grabe guys, maganda siya, ha. Oh, yan yung ano, yung itsura niya. Try natin. Ipakita kung ano. Uy, maganda, grabe, maganda siya, ha. Uy, I love it. Seryoso, ang ganda niya, 'di ba? Uy, ang ganda niya. Pwede siya sa dress. Pwede siya kahit saan pwede siya. Uy, ang ganda. Actually, kapag ano, hindi siya masakit. Very comfy siya dito. Very safe yung dito niya. Although ito matigas, yung dito yung sa part niya. Pero yung ano, yung paa. Para siyang ano, ay, ang ano. Ay, comfy siya. Sa totoo lang, very comfortable. Kasi minsan, pag may nabibili kasi ako na shoes, sa unang ano mo pa lang, sa unang suot mo pa lang, at sa unang paghakbang mo, mafe-feel mo na na ano, na hindi siya comfy. Although ito lang talaga, pero ito normal daw talaga to, na medyo maano ba siya, medyo matigas, pero kapag nasuot mo na lang ilang beses, maano na siya, luluwang na siya. Kaya ang suggestion nung sales lady, kailangan mo magsuot ng medyo makapal na medyas para medyo mag-loop. Sakto lang hindi siya makapal. So perfect na perfect yung size 6 sa akin. Perfect na perfect siya. Uy, ang ganda guys. Ay, ang ganda sa jeans. Hello, I love it. See, diba? Ang ganda niya. Ang lakas makaano. Ang lakas maka-appeal. Ang lakas makapamporma. Diba? Ang ganda. Nakaka-feel mayaman. O, diba? Ayan, guys. Ang ganda. I'm so happy. Very comfortable. So, guys, maganda siya. To be honest, comfy siya sa paa. Hindi siya masakit. Hindi siya mabigat ilakad. Tapos very comfy siya. Although yung una nga talaga, yung nafe-feel ko na medyo maano siya, matigas. Pero sabi kasi nga, nung sales lady is, sa una lang daw yun, siguro mga 1 week pa siya bago siya medyo mag-loose. Pero yung size 6 perfect sa akin. So, ang size ko kasi sa Pinas is 7. So, ang price nito guys is nag-range siya ng 9,300 plus something sa Philippine peso. So, guys, so ayan. So, kung ikaw ay nagbabalak na bumili ng Doc Martens, check mo yung Pascal. Try mo muna. Pero para sa akin kasi, ang ganda na, nakakayaman siya. Ay, ganda. I'm so excited na. It's, ano, perfect timing kasi mag-winter na dito. So, ayan. So, at saka pala, hindi kasi siya pwedeng gamitan nung normal na ano, show polish. So, ito yung bumili ako nito. So, halimbawa, nagka-scratch. So, ito lang yung ilalagay ko. Kasi, ito yung para talaga dito sa type na shoes na to. So, ayan. So, ayan guys. So, salamat sa Kalamansi at salamat dun sa lahat ng mga customer na bumili ko. And finally, kasi nga, dahil sa Kalamansi, nakabili ako ng Doc Martens. So, thank you. So, guys, kung ikaw ay napadaan lang sa aking channel, make sure na nag-subscribe ka at nag-turn on ang notification para ma-notify ka sa aking mga next pang vlog. So, guys, thank you for watching. So, ayan. Napifeel ko, hindi siya, ay, ano siya talaga, comfy talaga siya. Kasi ako minsan, to be honest, minsan kasi, nahihirapan talaga akong bumili ng shoes. Kasi minsan, pag nabili ko, ititry mo lang siya sa una. Tapos pag
pag nag-start ka na maglakad, dun mo ma-feel na ano siya, na medyo masakit. Ito kasi dun sa ano niya, palibhase kasi yung dulo niya is leather. Yung sa ano siya, yung sa likod, eh, 'di ba, ito yung ano, yung shoes. Tapos yung taas kasi na dito, ano siya, hindi siya nagra-rub. Very smooth siya sa ano. So kaya siya ay comfy. Yay. So ayan guys, so see you next time and thank you for watching my YouTube. Don't forget to subscribe. See you next time.